Turning Weakness into Strength, yan si James Holman. Hi guys and welcome to my channel. Sa video ito ay ating tatalakayin ang buhay ni James Holman, isang maladaredevil na pamumuhay. Si James Holman ay nakilala bilang The Blind Traveler, isang adventurer at author noong 19th na siglo na siyang unang bulag na umikot sa buong mundo. At yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa channel na kung iyong tututukan, ikaw ay may matututunan. Si James Holman ay ipinanganak sa Exeter, England, ang ika-apat na anak ng isang parmasyutiko noong October 15, 1786. Sa isang masiglang batang lalaki, sumali siya sa Royal Navy sa edad na 10 at naging isang tenyente sa edad na 20. Ang pagsali sa Royal Navy sa edad na 10 ay isang matapang na desisyon at isang maagang indikasyon ng walang takot na diskarte ni Holman sa buhay. Ipinagpalagay ng kanyang pamilya na siya ay magiging isang pare dahil ang ika-apat na anak ng lalaki ay hindi maaring asahan ng mana at siya ay nasa ilalim ng kaunting pressure na mag-asawa. At sa gayon, madagdagan ang kapalaran ng pamilya ayon sa batas ng British noong panahong iyon. Ang mga panganay na anak na lalaki ay magmamana ng lahat. Ang pangalawa at pangatlong anak na lalaki na inasahang magtatrabaho para sa pagsulong. Si Holman ay pinadala sa paralan para sa pangunahing edukasyon at mabilis siyang nakatakas nang maiharap ang pagkakataon sa pamamagitan ng Royal Navy ni King George IV. Nang si Holman ay 10 taong gulang, ang British Army General na si John Graves Simcoe ay umuwi sa Exeter na umalis mula sa kanyang post sa Canada. Ang mga batang lalaki ay maaaring sumali sa armadong serbisyo ng British kung kukunin sila ng isang opisyal at si Simcoe ay konektado sa mga naturang tao na nagsilbi bilang isang tenyente kolonel noong mga kolonyal na giyera. Si Holman ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagtatanghal ng kanyang sarili sa pintuan ni Simcoe sa paghahanap ng gayong posisyon. Ang tsimpo ni Holman ay hindi gaanong insakto dahil sa pagpapatuloy na giyera ng Britanya sa Pransya. Nagkaroon ng isang mabilis na pangangailangan para sa mga tauhan para sa hukbong dagat ng hari. Bukod dito, isang bagong posisyon ng mabilis na nilikha para sa mga batang lalaking kagaya ni Holman bilang volunteer first class. Napahanga si Simcoe, natagpuan niya ang 10 taong gulang na si Holman sa isang maswerteng assignment sa isang mataas na ranggo na admiralship kung kaya sinimulan niya ang kanyang karira sa pandagat. Ang Admiral Lord Bridport, ang unang commander ni Holman, ay fourth in command ng British Royal Navy na may mga tungkulin sa London. Ngunit ang barko ni Admiral Lord Bridport ay nanatili sa daungan sa halos 2 taon. Dahil sa pananambik ni Holman sa karanasan sa dagat, matapang na hiniling ni Holman ang Admiral na italaga siya sa ibang barko. Ipinapakita nito ang kumpiyansa sa sarili na baguhan na naghahanap ng pakikipag sa palaran. Tumanggi si Bridport nung una, ngunit nagpumilit si Holman at ipinagkaloob ang kanyang kahilingan. Sa edad na 12, si Holman ay naatasan sa Itzimis, Cambrian, kung saan ay ginugol niya ang kanyang 3 taon sa paghahanap ng mga pribado at mga barko ng mga pirata. Matapos makumplito ang paglibot na ito, ang Cambrian ay naatasan sa Halifax, Nova Scotia, isang daungan sa malamig na hilagang baybayin ng Silangang Canada.
Tumaas siya sa ranggo at kabilang siya sa linya upang gawing tenyente. Sa loob ng ilang taon, gayon pa man, ang kanyang mga kasukasuan ay nagsimulang sumakit. Ang kanyang mga tungkulin ay naging isang mahirap. Hindi masuri ng mga doktor ang kanyang kondisyon, ngunit tinawag itong traveler's gout dahil sa sakit ng kanyang mga kasukasuan. Ang gout ay isang sakit ng mga matatanda kung saan ang uric acid ay sumasalamin sa mga kasukasuan ng paa na nagdudulot ng pamamaga at sakit. Ang mga sintomas ni Holman ay hindi malubhang malubha, ngunit sa kalaunan ito ay tumindi. Noong 1810, nang siya ay nasa edad na 24, kailangang iwan ni Tenyente Holman ang serbisyo dahil sa kapansanan. Naglakbay si Holman sa English Spa City Bath na may pag-asang gumaling, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Habang nandun siya, hindi lamang natuloy ang sakit na nakadikit. Nagsimulang mabigo ang kanyang paningin. Ang mga doktor ay nalilito. Sa loob ng mga linggo ay tuluyan na siyang nawalan ng paningin. Sa Georgian England, ang mga bulag na tao ay mga object of pity at mabilis na naging mahirap. Maraming gumagamit ng pagmamakaawa sa kalye. Ang mga mata ay tinakpan sa isang piring. Walang gayong balak si Holman. Bumili siya ng isang metal na may tungkod na tubo at nagsimulang galugarin ang mga lansangan ng bath. Sinuot niya ang kanyang uniforme ng pandagat, mayabang na tumayo ng patayo, at naiwan ang kanyang mga mata na walang takip. Natutunan niyang pagtuunan ng mabuti ang kapaligiran sa kanyang natitirang mga pandama. Pagbuo ng kakayahang ikulukit kasama ang kanyang tungkod. Sa London, isang bagong programa sa kawang gawa ang inalok ng Navy. Nag-apply si Holman at tinanggap bilang isang Naval Knight. Siya ay isa sa ilang mga veterans ng Naval na binigyan ng silid, board at isang maliit na pensyon sa Windsor Castle. Sa pangako, magsisimba sila ng 2 beses sa isang araw upang manalangin para sa kanilang hari. Nagpasalamat si Holman na tanggapin, ngunit pagkatapos ay lumipat. Nahanap niya ang sitwasyon sa sobrang kalmado, pinag-aralan niya ang mga patakaran. Nakakita siya ng isang pagkakataon at muling nag-apply para sa karapatang dumalo sa kolehiyo at mag-aral ng medisina. Ngayon nagpasya si Holman na mag-aral sa medisina. Ano kaya ang naghihintay na bukas ni Holman? Makakaya kanya ang bagong hamon sa buhay sa kabila ng kanyang kapansanan? Abangan ang susunod na mga kwento sa buhay ni James Holman, ang taong bulag na nakapag-ikot sa buong mundo gamit ang superhuman echolocation ability. At dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong panonood. Muli, ito po si GLA Freelance Digital is now signing off.